Yun, modesty aside, 30 years na ako in the business. Yun yung parati ko sinasabi sa kanila. Na na-open sila pag sinasabi ko yun. Bakit ko sinasabi yun? Kasi alam ko na yung ins and out. Kung ano yung magig, magig kasi. Kayo pakikip na lang kayo sa akin. And hindi yung pag-inagawa. Wala kayong ginawa. Especially ako. Sagot-sagotin ako. RM nyo. Nakakabi na. Kakasagot nyo eh. Alam mo yun, nakakaawa din mo yung mga aral nila pag gano'n. Napit mo ba yung chance mo mag-alabas? Kasi na-stress ka. Isa yun. Isa din yung sa Thailand. Bakit? Gusto ko nandit pumalis. Kasi noon, pag nakikita ko ni Jero, nakikita ako. Siyempre, pinaproteksyon ako sila. Dahil alaga ako sila, pinaproteksyon ako sila sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi kung ano yung ginagawa nila sa akin. Pero, nakikita ako ni Gerald. Siyempre si Gerald nagagalit kasi, sa totoo naman, hindi ako pinapaiyak ng mga anak ko. Hindi ako pinapaiyak ni Gerald. Ang karapatan nilang paiyakin ako. Dahil sa stress, dahil sa kahihiyan na inaabot ko sa mga kausap ko. So, yun. So, nagsisi ka na? Naginawa ka po? Oo. Kasi lumapit sila sa akin para tulungan ko sila. And tunulungan ko sila. Tapos parang hindi nila na-appreciate. At saka, wala silang respeto sa akin. And they don't trust me. Yung feeling na parating akala mo in bad faith yung intentions ko sa kanila. And yun yung sinabi ko sa kanila sa chat na alam mo, lahat ng mga ugali yung hindi maganda, natanggapin ko. Pero yung pag yung parang kinu-question niya kami about sa money, about sa ganito, na-open ako. Kasi nakakaawa din yung mga RM. Kasi minsan nagkamali siya na kunyari. Nagkamali sila nang sabi na gano'n naman kasi nakakalito minsan, di ba? Kasi yung iba, kunyari, sinabi nila na 250 yung talent fee nyo rito. Tapos nagkamali siya nang sabi na kunyari 280. Bakit gano'n, di ba? Sabi, yung agad yung inaaway niya yung RM. Yung mga gano'n. Paano yung training ng yung pera? Hindi, pero binibigay ko agad sa kanila. Hindi yung tumatagal sa akin na isang araw. Agad-agad bigay ko sa kanila. Pag nag-down ngayon, bukas na sa kanila na atin. Sa tapang mo, ano ganun? Kaya nga eh. Doon nga ako bumilip sa sarili ko eh. Hindi na kaya ng tapang ko. Pero namura ko rin naman sila yung pera sa akin. Alabang ano? Marata lang? Sa chat. Oo, Pamela. Alabang kami ng pananakit ng sarili. Huwag na. Hindi, ngayon pa lang. Kasi sinurprise ko sila kasi madalas din nila akong surprise-sign eh. Kasi kahit na, hindi ko alam na umalis na eh. Basta sabi niya, mamahalis na ako. Ay, ano pa simple lang? Tumatanggap sila ng maso na gusto mo. Oo, yun pa yung isa. Hindi, okay lang naman yun. Basta magpaalam sila about yun sa mga gig nila. Ang nagdilimang paningin ko, siya ang nakipag-usap dun sa producer, etong si Mark. Tapos yung araw na yun na nakipag-usap siya, magsosyong sila kinamukasan sa kutubato, umalis siya sa shoot. At yung sabihin ko dun sa producer, siya ang nakakaalam nun. Parang, ano ba ito? Diba? Tuloy ko na lang. Tiyak na lang ako. Sa tingin mo siya proper. O yun, isa pa yun. Siyempre, lahat ng kalilyan. Ines nila si Daddy, ni Billy Crawford. O, hindi siya dumating. Pero bayad siya? Hindi ko alam kasi sila ang nag-usok nun. Pero ang sakin, pati hindi ka dumating. Kali nagalit si Billy, nahiya ako. Pero, hindi na lang nagsalita kasi hindi dahil sa akin. Diba? Pero sabi ko, Billy, sorry. Pasensya ka na talaga. Sobrang sorry na hindi dumating si Daddy. Kasi wala daw ko. Eh, di pumunta ka doon. Makipagkita ka kay, ano, para malalim mo na wala ka talagang boses. Kasi, kung ano yung mga ginagawa niyo ganyan, mag-reflect sa akin, ha? Ang makaakala nila, hindi ko kayo sinusulito. O ano na lang yung gusto nyo, yung nangyayari. Hindi pwede sa akin yun. Yung professionalism number one yan. Hindi lahat ng maraming magaling.
alam po magaling sila, pero hindi lahat tungkol sa galing ng isang tao. Maraming factor para tumagal ka sa industry na ito. Kailangan mong maging makisama. Yun ang isa sa number one. Kailangan mong maging maayos, kausap, integridad, masunurin. Maraming factor, hindi lang basta magaling ka. Maraming magaling ngayon. Lalo na ngayon sa social media. Maraming sumisita. Sabi ko sa kanila, anong nangyayari sa atin kayo? Pag ganun, nakipag-away sila kay Makagago. Diba? Alala niyo yun, sarap matel. O ano sabi ko sa kanila? O si Makagago, pag sinabi mo na ganito, ganito, totoo. Eh kayo, paano nila, paano pag sinabi nila na ganito kayo, wala naman kayo maipalabas na kuweba na hindi kayo ganito. Kaya, for example, hindi ko naman sinasabi. Kunyari, sinabi ni Makagago na addict sila. O kailangan pagpakita nyo na hindi kayo addict. Sabi ko sa kanila, magpa-draft test kayo lahat. Pakita nyo sa Facebook na lahat kayo negative, di ba? Ayaw. Para, ano tayo? O, ayaw namin, ma'am. O, anong gagawa natin ngayon yan? Puro ganun na lang. Hayaan na lang natin. Hindi pwede. At tingin mo, saan sila patuloy din? Nung wala kang hindi ko sa kanila. Wala pa rin ba kayo mga skills sa kanila? I-stop ko muna. Kasi i-a-announce ko na hindi ako kumain. Ano, ano, ano sa kanila? Ano pa rin ba kayo mga reaction? Ewan ko sa kanila. Siguro kagaya din ang reaction ko na pag umaalis sila na wala sila pa. Hindi naman, siguro nung kabalitam. After mga 3 or 4 months, sila sa akin. Paglungod sila? Hindi naman nila gagawin. Sabay-sabay sila. Supposing they ask for another chance. No more. Ano ito? Hindi, baka kasi makalimutan ko yung pangalan nila. Baka nalangin nyo, ano po mga pangalan nila? Ano ba? Sino mga ba si Mark? Sino mga ba si Lakman din. Lakman din. Lakman din. Lakman din. Lakman din. Lakman din. Nung sabado, nung may pwede, nakaa-oo na ako na, ano, kinasakbong ko. Diba? Sana nga lang, hindi niya na nalaman. Sana nga lang. Pero dapat nandun sila. Pero, ano nangyari? Nag-away-away sila, tapos pumalitin isa. Hindi, ano na lang matitira? Tatlo. Kasi nag-testigo ba sila? O minsan, dalawa. Kasi minsan yung mga tao, sila yung frontliner. Kunyari, magpadala kami ng ibang XB doon, nakagupo. Ay, hindi naman XB yun. Yung nagigets nyo, yung ganun yung nangyayari. Nakikilala. Dahil sila yung frontliner, sila yung kilala. Pag na iba, kagaya nga nung umalis si Mark, may dalawa silang, ano, na booking na nag-cancel kasi wala si Mark eh. Dati na yung opinion na yun. Oo, isa pa yun, nadali yung premier ad, dahil yung dalawa, late. Bakit late? Dahil bumili sila ng costume. Ba't bumibili kayo sa araw na dapat kayong kailangan yung, ano, diba? Kailangan yung mag-work, kailangan kayo dun sa premier night. Sabi ko, nakakahiya kayo, hindi na kayo naiya dun sa ibang artista. Yung mga... yung mga senior stars na nag-iintay sa inyo. Anong karapatan yung pag-iintayin kami? Yung mga ibang senior stars, anong karapatan yung pag-iintayin yung mga yun? Kung ako nga, hindi ko pinag-iintay yung mga yun, kayo pa? Nakakahiya, di ba? Ganyan. Si Gerald lang, support. Diba siya nag- Kigil factor. Kigil lang, walang physical support. Meron, pero ayoko lang. Ayoko lang sa mga. Ano man gusto mo pa? Hindi kasi yan siya, impactado yung baby nila. Kaya pa naman yun. Nung pa niya yung sinasabi, na Dark, mag-resign ka na, kasi parang siya naman umiiyak. Sabi ko, hintayin na muna natin, kasi pagbago,
Alam mo yun? Ano pa mga kapalas na yung movie? Si James ang nakikipag-usap sa akin na mamatulungan ko kami. Kasi sumabit sila dati sa... Basta may gig sila na dalawa na sumabit sila. So, tinulungan ko sila. Pati yung dun sa hayaan mo sila na hindi sila nakabayad yung ano. Tinulungan ko, dun yung nag-start na yung tulong sa kanila. Na hindi well, naman ako hindi na makalit. Sabi ni Baby. Siyempre nagagalit siya, hindi siya sinipot. Pero siyempre nag-sorry ako. And sabi ko din kay Daddy, dahil utang na loob, mag-sorry ka kung utang ka doon ng personal. Hindi yung text, kahit magalit siya, kahit nagsabihin niya sa'yo, mag-sorry ka kasi meron kayo mahihilang. Nag-sorry ko? Oh, nag-sorry naman siya. Ewan ko lang kung ilang kasi kahit ako din, biro mo nag-prepare yung asawa niya para doon sa number na yun. Tapos hindi niya isisipo. Kahit sino magagalit niya. So, hindi lang si Daryl ang hindi sumipot, lahat sila rin. Sa? Doon kay Billy. Hindi, si Daryl lang. Ah, si Daryl lang. Ay, sorry na po yun. So, magmula ngayon, ilan ako ba? Sa 18-year-old. Ito mo yung parang nanay. Ano nang doon ka? Ito talaga lang po. Ang kumukuha ng mga ito na ito. Oo. Alam mo, actually, nung nalaman ng boss niya ay natatawa sa akin. Nung alam niya na pinamayan. Ay, ang hilig din niya sa sakit ng ulo. Kaya ako ng boss. Hindi mo naman kailangan. Oo. Totoo yun. Gusto niya lang ng tumulo. Ako lang tumulo. Ang boss. Kaling magbang ng mga. Hindi. Tsaka kasi, alam mo yun, parati kong hinihintay na. Gusto ko parati gumawa niya. Napagmarami ako kaya tuwa ko maganda. Natutuwa sa akin si Lord. Eh, paano kung naman may demonyo siya? Hindi kumukuha sa akin. Kumukuha, may mahara. Demanda sila dahil hindi pa siya kontra. Ako si demanda ko sila. O pwede demanda, tadyak ako si Lee. O pwede demanda nyo, hello. Sa in-explain niya sa lawyer. Sila nga ilang beses na sila dapat i-demanda kasi hindi sila sumisipon. Ako lang yung ano.